Katsimabermal, welcome sa Unbettable Channel dito po sa YouTube. Thank you very much sa aming mga subscribers, mga friends, mga kachokoran, etc. etc. Tama sabi tamin nyo. Tama tayo lahat. Tama sabi-sabi cho. Ano yon? Chinese chos! Tama po ang ating mga naunang episodes tungkol nga po dito kina Gerald Anderson at Julia Barretto, di ba? Palagpakan naman natin ang mga sarili natin. Hindi pala ang clap-clap. Yan! Kasi nga, kung sa mga nakarang episode, sinabi ng Unbettable Channel na very soon ay aamin din naman niya sina Gerald at Julia o kaya si Julia at Gerald. Eh, ito na nga, sa pamamagitan ng programa ng ating kumparing Boy Abunda, Kuya Boy, ay umamin. Actually, hindi direktang sinabing yes, may relasyon sila. Pero yung mga tanong kasi ni Kuya Boy Abunda ay tungkol sa ano, tungkol dun sa kasiyahan niya, sa nagpapaligaya sa kanya, nagpapasaya sa kanya, etc. At sino pa bang iba yung kundi si Julia Barretto. Tapos tinanong pa nga kung ginosting daw itong si Queen Bea Alonso. Well, masaya ang Unbettable Channel kasi finally, nagkaroon na naman ng lakas ng loob si Jen. Ang tawag ko kay Gerald eh. Ito na, harapin na niya ang mga issue after 1 year mahigit. Ang nakakaloka ngayon, kasi ang netizens, alam mo naman mapanghusgay ang mga netizens na yan eh, na naglalabasan ng mga resibo ngayon, ng mga ebidensya, ng mga previous na tweets, previous na post, comments, itong Julia Barretto, nung mga panahon na tinatanong siya at iniintriga siya kung meron di umanong namamagitan sa kanila Gerald or kung siya ba talaga ang naging third party sa dating relasyon ni Gerald at saka ni Bea Alonso. Sorry ha, mababanggit natin si Bea dito kasi doon naman talaga nagsimula ang lahat, mga ka-team Unbettable dito sa Unbettable Channel. Diba? So, nakakalungkot kasi binabalik lahat ngayon kay Julia. Although there was a time, if you remember, kung naalala niyo rin po dito sa isa sa mga previous nating episodes na pinapurihan nga ng ilang netizens noon si Julia kasi parang napatunayan niya somehow na hindi naman siya ang third party. Pero hindi rin po natin kinukonclude na porque umamin na si Gerald ay siya na nga talaga ang third party noong mga panahon. But the thing is, maliwanag sa sikat ng araw na may relasyon silang dalawa. May relasyon silang dalawa ni Gerald. At eto na nga sa pag-amin ni Gerald na super saya niya pagkasama si Julia. Si Julia nagpapasaya ngayon sa kanya. Kung ano mang meron sila, italagang ninanam nila ng bonggam-bongga. Ninanam-nam ha, ng bonggam-bongga. So, ano pa nga ba ang tawag sa ganun? Kaya mga ka-team Unbettable, dito sa Unbettable Channel, mga kapamilya, kapatid, kapuso, mga kabashers daw, at mga kung ano-ano pa dyan. Well, una, tanggapin na rin natin, irespeto natin sila na after quite a time, eto, naglakas ng loob si Gerald na panindigan. Kagaya ng sinasabi nga natin dito, kahit doon sa programa namin Kasambuhay ni Mama Jean Castaneda, na binalita nga natin dito yung pagkakataon na si Dennis Padilla, ang ating kaibigan si Dennis Padilla, talagang nararamdaman niya na may something na more than friends na namamagitan sa anak niya si Julia at saka kay Gerald. Kaya pinagpayuhan niya ito, pinagsabihan niya ito na kung ano mang meron kayong, kung ano mang relasyon meron kayo ng anak ko ay sana panindigan mo, huwag mo sasaktan si Julia. Ano pa ba yung sinabi niya doon? Yun, gawin mo siyang masaya. Ano yun? That was almost two months ago pa yun. Tapos ngayon lang inaming week na ito, first week ng March 2021, inamin finally ni Gerald na meron nga, na si Julia nga nagpapasaya ngayon sa kanya. Si Julia nga ang dahilan kung bakit parang feeling niya nakukumpleto yung pagkataon niya ngayon. Enough para i-conclude ng lahat na sila ay may relasyon. Diba? So, mga kapamilya, mga kapatid, mga kapuso, mga ka-team Unbettable, kayo na po ang bahalang humusga. Kayo na po ang bahalang mag-opinyon. Kasi tayo naman, lagi naman tayo nag-opinyon sa mga ganyan-ganyan. Kasi sino ba naman tayo para kumontra, humad lang. Pero may mga pagkakataon kasi na
na bilang mga public figures po sila, kailangan iparamdam din natin sa kanila yung klase ng responsibilidad na meron din naman sila sa atin. Kasi pag may mga pagkakataon or may mga moment na humihingi din sila ng tulong, nasuportahan sila sa kanilang mga TV projects, TV assignments, movie projects, at kung ano-ano pang mga proyekto na pinagkakakitaan nila dahil yun ang hanap buhay at trabaho ang alam nila, hindi naman tayo nagmamaramot din na bigyan sila ng suporta dahil talaga namang napapasaya nila ang mga kagaya natin. Pero pag dumadating na nga doon sa mga personal nilang issues na medyo nagmamaramot sila at madamot sila sa pagbibigay ng impormasyon malang kahit obvious na na may sighting sa ganito, lalo nung nitong mga 2021 na mga nakaraang panahon na nakikita madala si Julia sa Zambales Resort ni Gerald. So conclusive daw yun na talaga may namamagitan sa kanilang dalawa na aminin na lang kaysa pa patago-tago at pang-imot-imot kasi mga tao naman madali na mamakaintindihan eh. So ngayon tuloy, ang inaabangan na tao kung kailan sila maghihiwalay, nakakaloka. Kasi kumbaga, ang mga tao kasi may ganung kultura, ang mga Pinoy, especially may hilig sa mga ganyang mga chismis, ano sila eh, parang atat na atat sila na paaminin o magsalita. Tapos eventually, pag inamin, ang susunod ng intriga, kung kailan mabubuntis o kailan maghihiwalay. Nakakaloka. Pero ang observation ang taray na, ang observation ng Team Unbearable or ng Unbearable Channel po dyan, dahil nga sa halos naging laman araw-araw ng entertainment pages or sections ng social media at pati ng mga iba pang mga legit na mga showbiz portals kagaya nitong Unbearable Channel. Oy, taray ko doon, napalapak mo yun. Ay, malik ka lang. Palapak ka lang. Na feeling namin kasi parang nainggit si Gerald. Kasi ilang halos araw-araw pinag-uusapan yung naging pag-amin ni Derek Ramsey at saka ni Ellen Adarna. Eh, isang buwan pa lang sila. Take note, one month. Pero may nagaganap ng kakaiba. O at kagagaling lang din sa breakup nitong ni Derek Ramsey, ni Papa Derek. O di ba bago mag-December ay bago mag-Christmas, nag-break sila ni Andrea Torres. Tapos pagpasok ng January, nakasama lang sa isang was it a dinner or a lunch dinner. Dinner si Ellen. Tapos puk, nag-may spark na daw chu. Tapos one month na nilang ang feeling, ang inscription pa ni Papa D. Sa loob ng isang buwan, nagawa na namin ang lahat na dapat gawin ng magkasintahan. Ay, ano ba yun? Ano ba yun? Kasama ba yung emote doon? Kaya tayo, hindi na tayo magtataka. Huwag na po kayong magtanong kung may mga sighting kayo kay Julia Barretto sa resort Gerald Anderson. Kasi hindi naman lang sila nag-jack-in po yun, ano? Huwag na tayong maglagay-lagay ng sabihin, huwag na mamalis siya o magmamalinis. Pero yun na yung totoo doon. Ngayon, kung naingit sa palagay ng ang Betable Channel na ingit itong si Gerald dahil pinag-uusapan kasi parang nawala sa eksena ang usapang Gerald Julia dahil kay Derek Ellen. Ayun, nagpa-interview siya kay Boy Abunda, pumayag siya. Pinag-usapan siya ngayon and ayun, nasa limelight ulit sila. Di ba? Hihintayin na naman ng lahat ngayon kung ano magiging komento ni Julia. Magsasalita ba siya? Ikukumpirma niya baro? At kasi lalo ngayon ng mga panahon na to, yung mga bashers niya naglabasan at naglabas ng mga resibo, ebidensya ng mga panahon na deny siya ng deny sa totoong nangyayari sa kanila ni Gerald. Itong Queen Bea namin, nandun happy. Nagsushoot. Busy sa ang movie shooting nung movie nila ni Baby at Papa Alden Richards ko, di ba? Tahitahimik lang sila. And kung paano sa kabilang dako naman, kina Derek at Ellen, happy-happy din naman nagsushooting-shooting itong si John Lloyd Cruz sa Sorosogon sa Bicol, di ba? Ganun lang yun! O, di ba? And on that note, mga kajamaterable, patuloy lang po kayo magbigay at mag-subscribe. Patuloy lang po kayo magbigay ng mga komento nyo, mga remarks, observasyon at bigyan natin ng konting twist itong ating content ng mga suggestion po ninyo na pwede natin pag-usapan dito sa mga susunod na panahon. And on that note, at napantala kami magjo-Diyos mabalos, maraming salamat sa inyong lahat. Patuloy nyo kaming subaybayan. Pasasalamat talaga, hindi ko na kayo isa-isa handle. Talagang nakikita ko naman po ang effort at ang resulta ng maliit naming channel na medyo malaki na ngayon. Thank you again.
asahan nyo po, pagbubutihin pa namin sa mga susunod na pagtatagpo, ang lahat dito sa Team Unbearable, ang Unbearable channel sa YouTube!